Simula ngayong buwan, fixed salary o buwanang pasweldo na ang mga driver at konduktor ng bus. Pero nung samahan ng ating kasamang si Mark Salazar ang ibang driver sa kanilang biyahe, nalaman niyang problemado sila dahil liliit daw ang kanilang kita. At kapag nagigipit ang mga nag-aalok ng pautang na 5-6 na nakapwesto sa mga bus stop sa EDSA, ang malimit nilang takbuhan. Narito ang kanyang exclusive report. Kilala sila bilang mga dambuhalang hari ng kalsada. At dahil nga sa mga aksidenteng dulot ng pag-aagawan nila ng pasahero, ipinatutupad ng maging swelduhan at hindi na komisyonan ang kanilang mga tsuper. Maganda ba ito o hindi para sa kanilang direktang apektado? Sa ilang kilometrong biyahe ko kanina kasama sila, milya-milyang storya ang nalaman ko. Kagaya ko, naghahanap buhay lang daw sila para sa pamilya. At hindi raw lahat sila, gaya ng akala ng marami na mga barumbado sa lansangan. Hindi naman kasi kailangan magkasasir sa hanap buhay. Ang kailangan mo, kung magkasakay, hindi naman makapagkarera. Diba? Isang realidad ng mahirap nilang buhay ang nadiskubre namin. Sa bawat bus stop pala sa EDSA, may milyong halaga ng industriya ng 5-6 na nabubuhay sa mga nagigipit na driver at konduktor ng bus. Malakas ang utangan dito, lalo na yung buwan ng Mayo. Mamimili ng gamit sa eskwela, mag-enroll. Tsaka yun namang inuutang, halimbawa, kinulang sa pambayad sa bahay, pang-oriente, pang-tubig, dito tumatakbo sa amin. Sa susunod na makita mo ang gaya ni Gilbert na namuhuna ng 200,000 piso na humahabol sa bus, hindi kotong ang inaabot sa kanila. Barya-baryang pangbawas yan sa inutang ng driver o konduktor. Kumukuha din ako doon paunti-unti. Pangdagdag sa, kasi may mga estudyante ako eh. May koleyo ko, may high school. Kung si Mang Noli na kumikita ng 1,000 kada araw sa komisyon sa pahigit 15 oras na pagbiyahe, eh nababaon pa sa utang, paano na lang daw kapag swelduhan na sila ng 330 pesos kada araw? Nakikinikinita na ni Derek ang magiging buhay nila. Siyempre po, kakapusin ka ng... Siyempre, may nag-aaral ako. May pinag-aaral ka, siyempre. Doon lang, magkaroon na baon. Nagpalagay ng 120 kasi 60 po ang baon. Namamasakit yung mga anak ko eh. Hindi 120 na mawala. Dito po, kakain pa kami, siyempre dito. Hindi pwede, hindi ka kakain dito. Huwag may merienda. Ano pa, matitira ng 330. Buti kung makautang pa sila sa 5-6. Hindi na rin siguro magbibigay ng 5-6 yun dahil siyempre, isipin nila paano kami makakabayad. Kapag di na raw kaya ni Mang Noli, edukasyon ng anak ang unang isasakripisyo. Dahil napasubo na kami, itong semester na ito siguro, sa susunod siguro, pag-aaralan namin kung paano. Kung tutuloy. Ang punto ng mga kwento nila, sana'y isama naman sila sa pagbuo ng pulisiyang apektado sila. Total, sila naman daw ang naghahatid at nag-uuwi sa iba pang naghahanap buhay para gumulong ang ekonomiya. Mark Salazar, GMA News.